Hi Kayami! Welcome back to my channel. Ngayon, gagawin na natin ang promise kong video. Meron akong first video na itnakatulad nito. Pero dahil copyrighted na siya, kaya medyo sabog yung video na ito. Hindi klaro yung instruction kasi nilagyan ko ng music para mawala yung copyright. Now, gagawa tayo ng pinasimple na DIY tapioca pearls. Pwede mo lang itong i-prepare for more or less 30 minutes. Useful ito lalo na kapag naubusan kayo ng tapioca pearls, tapos yung tindahan na binibilhan nyo is naubusan din. So, yung feeling na nag-crave ka ng milk tea tapos walang tapioca pearls, hindi na-achieve or hindi ka nasasatisfy sa cravings mo dahil wala nga ang tapioca pearls. Itong gagawin natong video is napaka-useful and sana panoorin nyo. First is maglagay ng 2 basong tubig sa kalan. Better po na ilublob na muna ang sago sa mainit na tubig for 1 hour para madaling lumambot at madaling maluto. Pero since for personal consumption lang ito, kaya hindi ko na nilublob. Ayan, 1/4 cup of sago. Depende na sa inyo ang rami. So, kung 1/4 cup of sago, 1/4 cup of sugar, and 1 cup of water. So, pwede nyong dublihin ang recipe, pwede nyong triplihin. Like, 1 cup of sago, so 1 cup of sugar, and times 4 nyo lang din yung water. Medium heat lang siya para hindi agad masunog. Tayin natin kumulo at lumambot. Yung pagluluto nito is katulad ng pagluluto din ng sago at gulaman. Pwede din iyong maliit na sago kung wala kayong malaking sago. Pero since gusto nating ma-achieve yung tapioca pearls or texture ng tapioca pearls, so mas maganda na malaking sago yung bibilhin ninyo. 2 cups of water ang nilagay ko since palalambutin pa natin yung sago. So, mag-evaporate pa yung water natin. Kaya 2 cups yung nilagay ko. If nilublub mo muna bago lutuin yung sago, so, pwede na yung 1 cup of water. So, ayan, malambot na ang ating sago. Ibuhos lang natin yung exist na water. Ang gamit kong food coloring ay MasterChef kulay na black diamond. Pwede kang gumamit na coloring, food coloring liquid at yung powder na food coloring. Basta black lang yung gagamitin mo para ma-achieve natin yung black na kulay ng tapioca pearl. At haluin. Importante na palagi nating hahaluin ito para hindi dumikit ang sago sa kalan. Lagyan lang ng sugar. So, 1/4 cup of sugar. At haluin. Haluin lang ng maigi para hindi masunog ang ating sugar. Magiging syrup ang texture nito kapag lumapot. Kapag kasi hindi hinahalo, titigas ang ating sugar at hindi nahahalo sa water. So, hindi na natin ma-achieve yung texture ng ating tapioca pearls kapag titigas yung sugar. Medium heat lang yung ating apoy. So, at hintayin na maging malapot tulad nito. Pinatay ko muna ang apoy para malaman ko kung tama na ba ang consistency ng ating syrup.
Medyo basa pa siya at medyo watery pa kaya binalik ko ang apoy. Halo lang halo talaga para hindi masunog. So, binilisan ko yung paghalo para hindi masunog ang ating sago at yung sugar. Ganitong consistency ang kailangan natin. Yung kapag tumulo yung crystal-like na syrup ng ating sugar is hindi siya napuputol. Ito na ang ating tapioca pearl. Sana nakatulong ito na DIY para sa inyo. Sana nakatulong sa mga naubusan dyan ng tapioca pearls at ma-achieve nyo na ang cravings nyo ng milk tea. Sana po, don't forget to subscribe and like our YouTube channel na Cooklin. Thank you and share nyo sa mga friends nyo para makatulong din sa kanila. Thank you!